Welcome YouTubers and welcome patients. May vlog na naman po tayo ngayon, dental vlog po. Dahil po 17th National Dental Health Month ngayon, tungkol sa dental ang ating vlog. Tatanungin natin yung mga pasyente natin kung gaano sila ka-conscious sa kanilang mga ngipin o dental consciousness, kung alam ba nila yung mga sagot sa mga tanong natin tungkol sa ngipin, na pag-toothbrush, basta mga dental na questions. Tatanungin po natin sila. Tanungin po natin yung mga pasyente pagpasok nila dito sa clinic ng mga tanong tungkol sa dental. So titingnan natin kung tama yung mga sagot nila at regaluhan natin sila ng small token galing dito sa ating clinic, sa Lucky Teeth Dental Clinic. So eto po. Ngayon, tatanungin ulit natin yung patient natin kung gaano sila ka-conscious sa dental health. Tatanungin natin siya ngayon kung ano ang pagkakaiba ng braces sa retina. Ano yung pagkakaiba ng braces sa retina? Yung braces po, ginagawa siya para paggalawin yung ngipin para pumantay. And yung retainer po is minimaintain niya na steady yung ngipin para hindi siya magkumalaw. Very good. Yung ano kasi, yung brace, ang force niya is active. So, pinapagalaw niya yung ngipin para ma-align, pumunta dun sa tamang position. Tapos yung retainer naman, pag nilagay natin yun after ng braces, pagka-align na yung ngipin natin, para hindi siya bumalik sa pagkasukay. So, pinipigilan niya gumalaw yung ngipin. So, yun yung pagkakaiba nila. Yung retainer, passive yung force niya. Ibig sabihin, wala siyang force. Active ang force yung braces. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Hindi sila pwedeng pagpalitin. Kasi mayroong mga nagtatanong na pasyente, pwede po ba magpa-retainer kasi sungki yung ngipin ko? So, nire-retain mo yung pagkasuke. So, mali yun. Dapat braces muna. After, then after, yung retainer. So, thank you sa pag-share mo sa amin. At dahil dyan, meron kang gift from Lucky Teeth. Timer yan for toothbrushing. So, 2 minutes mag-toothbrush at saka dental floss. Thank you po. Smile to you. And then, smile. Tatanungin ulit natin ng isa pa nating pasyente kung gaano siya ka-conscious sa kanyang ngipin sa dental. At tanungin natin siya, paano ang direction ba mag-toothbrush? Up and down lang. Yan, up and down. Tapos sa bandang likuran ng ngipin, paikot. Kasi yung fibers ng ngipin natin, pababa siya. Kaya pagka binrush natin siya ng against, magagas na siya, mangingilo tayo. Kaya tama yun, up and down. Tapos second question, ano ang ginagamit after mag-toothbrush? Dental floss po. Correct. Pagkatapos mag-toothbrush, dental floss. Para yung mga hindi naabot ng toothbrush, sa pagitan ng ngipin, matanggal natin yung mga tiyan. Kaya dahil nag-share ka sa amin, may gift ka from dental, from Lucky Teeth Dental Clinic. So, timer. So, ito 2 minutes pag mag-toothbrush. 2 minutes ang pag-toothbrush. Then, after mo mag-toothbrush, nagamit ka na floss. Dental floss. Thank you very much. Thank you. Hi, guys. Isang pasyente na naman natin ang tatanungin natin kung gaano siya ka-dental conscious sa kanyang mga ngipin. Ang tatanong natin na ilang beses ba tayo dapat mag-toothbrush sa isang araw? Twice or 5 a day. Tama. After meals, 3 beses tayo dapat mag-toothbrush para tayo kumain. Or twice a day, pwede na siya. With a fluoride toothpaste. Kailangan may fluoride yung toothpaste natin. Kasi yung fluoride, siya yung pumapatay sa mga bacteria na kumakain dun sa ating ngipin at sumisira. Ang isa pang question, ano pa ang tinututbrush natin maliban sa ating mga ngipin? Dila. Tama. Tang natin, kailangan natin linisin din. After nating brushing yung ating ngipin, yung dila. Dahil dental conscious ka, bibigyan ka ng Lucky Teeth ng gift. Yeah, so, timer, 2 minutes. Pagka nag-toothbrush. Yeah. So, dapat na pag-toothbrush. Slowly and gently. Tapos after toothbrush, kailangan mag-floss. Thank you!
smile. Guys, isang pasyente na naman natin ang tatanungin natin kung gano'n siya ka dental conscious. At tatanong natin sa kanya, ilang beses sa isang taon dapat magpalinis ng ngipin? 2 times. 2 times a year. O, 6 months. So, yun yung pinakalis. Pero pwede rin tayo magpalinis every 3 months para mas malinis yung ngipin. Para hindi siya nasisira. Laging check up ng dentist kung may papastahan. Kung masira na, dapat bunutin kasi mahahawa yung mga ibang ngipin. Pangalawang question. Ano ang tawag sa dentista na nagkakabit ng braces? Orthodontist. Yeah, orthodontist. Yeah, tawag. Orthodontic yung pinag-aralan namin. Subject. Ayun ang nagkakabit ng braces. Dahil sa dental conscious ka, bibigyan ka ng lucky tip na give. Ito, toothbrush timer. Pumili siya. 2 minutes tayo dapat mag-toothbrush. At matas mag-toothbrush, syempre dapat tayo mag-toothbrush. So, smile! Hey guys, ito, tatanungin ulit natin ang isa nating pasyente kung gano'n siya ka-dental conscious. Ay, tatanong natin sa kanya, para hindi magasgas yung nipin natin, anong klaseng toothbrush ba? Anong bristles ang recommended ng dentista? Hard ba? Medium o soft bristles? Soft bristles. Soft bristles. Oo, yung malambot lang. Tapos, ilang minuto dapat nag-toothbrush? 2 minutes. 2 minutes. Ah, very good. Yan. Soft lang dapat para hindi mag-gas yung ngipin natin. Tsaka tama dapat yung direction up and down. Hindi pwede yung pahala. Kasi yung fibers ng ngipin natin ay pababa. So, huwag natin ipokontrahin. Para hindi siya nag-gas at nanginilo yung ngipin natin. Dahan-dahan lang within 2 minutes ang toothbrush. Second question. Anong ingredient ba ng toothpaste yung nakakamatay ng mga bakterya sa bibig natin? Fluoride. Tama. Galing yan. Yung fluoride, yun yung pumapatay dun sa mga bakterya para hindi tayo magkakaris. So, dapat fluoridated toothpaste ang gagamitin natin. Panyag toothbrush tayo. Kaya dahil ikaw ay dental conscious, bibigyan ka ng Lucky Teeth Dental Clinic ng toothbrush timer, brushing timer, 2 minutes. Tsaka after mo mag-toothbrush, syempre kailangan mag-toothbrush. Ang magandang smile. Hello guys, ito tatanungin ulit natin isa pa natin patient kung gano'n siya ka-dental conscious. Pag tatanungin natin siya. Pag nag-toothbrush tayo, gano'ng katagal ba dapat tayo mag-toothbrush? 2 minutes. Yan, tama. Dapat 2 minutes tayo mag-toothbrush. Tsaka dapat soft yung toothbrush. Hindi yung hard toothbrush na sobrang din tayo mag-toothbrush. Kasi nag-gas-gas yung ito. Soft tooth. Ito, pangalawang tanong. Pagkatapos natin mag-toothbrush, ano yung ginagamit natin? Dental floss. Yun, tama. Mag-dental floss tayo. Para yung mga hindi naabot ng ating toothbrush ay matanggal din yung mga tinga-tinga. Nagamit tayo ng dental floss. Dental conscious ka, bibigyan ka ng Lucky Teeth Dental ng toothbrush timer. Ito, pagka ginanong mo, 2 minutes yan. So, malalaman mo na 2 minutes ka na mag-toothbrush. At pagkatapos mong mag-toothbrush, meron kang dental floss. Ayan, smile ka na. Galing naman pala ng mga pasyente natin, halos alam naman pala nila yung mga sagot dun sa mga dental questions. Mahalaga din yung may mga nababasa sila sa mga social media, yung mga posters sa TV. So alam na nila, hindi kamukha dati na hindi sila aware. Pag nung wala pang mga social media, so hindi pa nila nakikita sa internet, sa Facebook, kung ano yung mga dapat gawin sa ngipin. Pero ngayon, dahil sa talamak na yung mga Facebook at pinopost na yung mga posters tungkol sa dental, nakikita rin sa TV, so nakakabisado na nila. Maging conscious sa inyong dental. So mag-visit kayo sa dentista regularly. Hindi lang sinabi na every 6 months pumunta kayo sa dentist, every 6 months nga kayo pupunta. Pwede rin naman every 3 months para check up din po yung ngipin nyo. Kasi bago po mabulok yung ngipin, marami mo po pwede natin gawin para ma-save po yung ngipin. Hindi po puro bunot. Pwede pa pong pastahan. Pwede sila i-restore. May tinatawag tayo na jacket crown, veneer.
root canal treatment. So napakadami pong pwedeng gawin para hindi po mabunot yung ngiti natin. So marami kayong natutunan ngayon sa ating vlog sa dental. May mga napulot ba kayong mga ideas? So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, click nyo na yung subscribe button at pati yung bell icon para sa susunod na magkaroon ako ng vlog na tulad nito, ma-notify po. So kung meron pa po kayong ibang questions, pakilagay na lang po sa comment section. At subukan ko pong sagutin yung mga katanungan. At hanggang dito na lang po yung vlog na to. Hope to see you next vlog. Ito po ulit si Dr. Joby, ang inyong kaibigan, dentista. Galing talaga sumagot ng mga patients. Kaya si Doc Agnes naman tatanungin natin. Doc Agnes, kung dentista ka, ilang piraso ang bristles na isang toothbrush? Ilang pang bilangin mo na ilang piraso ang bristles? Sige daw, papasok na isang linggo. Hindi alam. Ikaw ilan? Sige daw. Weh! Weh? Weh.